Test mic check. Okay, yun. So, guys, good day sa inyo. Hindi ko alam kung good afternoon or good morning sasabihin ko. Depende sa mood nyo. Depende sa oras na meron kayo. So, inom daw kayo soju. Malalaman nyo yung matamis ba o mapait kung anong meron sa araw ninyo. Yun. Next topic pala natin is the Sultan of Concurrent Forces sa ating Statics of Rigid Bodies ngayon. Guys, last topic natin is na-topic natin about vectors and scalars. Na-topic din natin ano yung components of a vector. And kapag meron tayong isang vector, kaya natin siya i-breakdown into components. So, yun din yung, again, babalikan natin ng konti, then ipapractice natin yun. Then, saka tayo mag-jump dito sa topic natin about resultant of concurrent forces. So, before that, alam natin sa definition of terms natin about concurrent forces. Once na merong different vectors or merong different forces, so guys, yung vectors guys, maraming types of vectors, pero sa ngayon ang ginagamit natin is forces. Since static or rigid bodies, meron tayong isang rigid body, which is yung isang bagay na ano effect ng forces doon sa body na yun. When at the time came, makikita natin kung meron siyang isang common point, yung mga forces na nag-a-act dun sa isang object, ibig sabihin, concurrent forces yun. So, yun yung nabanggit natin last time. Next slide muna tayo. Okay, bigyan muna natin ng sample component method itong mga sample forces natin. So, guys, ginawa ko na siyang concurrent forces since yun din naman yung topic natin, no? Okay, so paano siya naging concurrent forces? Kasi guys, meron tayong common point, which is yung ating origin sa isang Cartesian plane natin. So, bigyan natin lang ng different names yung ating forces. Okay, so wait lang. Bigyan natin kung ano yung pwede natin gawing names sa kanya. Pwede natin lagyan siya ng name na F. So, sample kasi ito sa book natin. Kaya, gusto natin lagyan, nakabase tayo sa book. Lagyan natin ang names para madali natin ma-identify kung saan siya. So, ito, name as T, 400 Newton, which is given now 40 degrees. Then, meron tayong, okay, so wala siyang given dito na degrees, pero meron siyang given na small triangle, 12 and 5. Then, meron tayong F, which is 390 Newton. Then, meron tayong force P, which is 300 Newton. Given, yung direction niya at 30 degrees mula sa positive x-axis natin. Okay, so guys, ang goal natin dito is makukuha natin yung components ng bawat forces natin ito. So sir, bakit natin kailangan kunin yung components, guys? Yung components kasi natin is nabibreakdown natin isang force, which is for example nga yung F, T at saka P. Kung makikita nyo, wala siya sa axis ng X and Y. So that's the goal. Ang goal kasi natin is dapat kung maalala nyo yung axiom natin ng mechanics, as long as nasa opposite direction sila, kaya natin mag-cancel out ng isang ng value ng force. So yung forces natin na yun, mas madali natin siya ma-analyze at that time. Okay, so meron tayong force F. Baka, ito yung force F natin. Break natin siya into F of X and F of Y. Okay? So, in this case, pwede na natin siyang ma-analyze at that time. So, kung naalala nyo, meron din tayong table dun na once yung force is pupunta sa upper left, so, makita natin yung x-axis niya is negative, then yung y-axis niya is positive. Okay? So, ito yung force natin na F. So, ibig sabihin, malalaman natin dyan, kapag break natin siya ito components, yung x-axis niya, or yung x-component niya is dapat negative. Okay? And also, yung positive, yung y-component niya naman is positive. So, kita naman natin yun sa kung nasaan quadrant siya. So, ngayon, the problem is, meron lang siyang given na small triangle. Ito. Okay? So, yung small triangle na yan, i-analyze natin para natin makuha kung ano yung direction niya or kung ano yung angle na meron siya mula dun sa x-axis natin. So, meron tayong triangle, which is 12 and 5. So, ito yung
angle na gusto natin makuha. Dahil yung angle na to is same dito sa angle na to or theta na yan. Okay, so yung angle na yan, makukuha natin yan via SOHCAHTOA din. Pero tangent theta yung gagamitin natin. Bakit tangent theta, sir? Bakit hindi sine? Bakit hindi cosine? So guys, kung maalala nyo, yung SOHCAHTOA, pareho silang may H or merong kailangan na hypotenuse. Pero at this case kasi, wala pa tayong given na hypotenuse. Well, guys, pwede tayong dumaan pa ng Pythagorean theorem para makuha natin yung hypotenuse. Then, gamitin natin sine or yung cosine. Pero, it will take time, diba? Kung makikita ninyo, pwede naman natin gamitin yung tangent or yung TOA since given naman yung opposite na side at saka yung adjacent na side. So, diretso na tayo. So, makakatipid pa tayo sa time. So, especially board exam, sa board exam, kalaban mo talaga yung time at that time. At kalaban mo yung time at that time. So, hindi ko alam kung rhyme yun or wordplay. Basta yun. Makukuha natin yung opposite side, which is yung opposite side natin, ng theta natin. Kitang-kita naman. Ito yun. Ating 12 over 5. Ano? So, 12 over 5 tangent theta. So, that is arctangent 12 over 5. Yung theta natin, makukuha natin. So, wait lang guys, no? Ikakalkyo ko muna. Shift tangent 12 over 5. That is 67.38. So, meron tayong angle dito na 67.38 degrees. So, at that yun yung value natin ng theta. So, yun yung magagamit natin para magamit natin yung, makuha natin yung components ng f of x at saka f of y. So, discuss din natin sa topic na yun kung paano natin makukuha yun. Gamit lang din yung triangle na meron tayo. So, meron tayong triangle na ito. So, meron tayong x component, then meron tayong y component. So, ito yung x natin, then ito yung y natin. Burahin ko lang yung negative x. Oops. So, yun yung component natin ng x and y. So, para makuha natin, so, meron tayong angle. Meron tayong hypotenuse ng value is 390. So, paano natin magagamit yan? So, gagamit ka rin dyan ng SOHCAHTOA. Makita nyo, yung x-axis is adjacent side ng ating theta. So, sa SOHCAHTOA natin, siya yung adjacent dito. So, ang gagamitin natin para sa x-axis, yung adjacent side is cosine. Kaya magkakaroon tayo dyan ng 390 cosine yung angle natin, which is ito, 67.38. Then, meron din tayo para sa y, which is yung y naman, yung y component is opposite side ng ating theta. Kaya yung opposite, kung makita ninyo, ano, sine theta opposite over hypotenuse. So, makukuha na natin yan gamit yung sine function. Ay, so, 390 sine 67.38. So, calculate lang natin. 390 cosine 67.38. That is 150, eksakto. Ay, so, 150 newton. Then, meron tayo sa f of y. Palitan lang natin yung cosine ng sine. At is 360. Okay. So, yan yung values of components ng f of x at f of y, which is galing dun sa ating force f. Okay. So, same thing din ang gagawin natin dito sa t and p. Pero, maganda kasi dito sa t and p, given na yung kanilang angle, which is yung 40 at saka yung 30. Okay. So, force t naman, so, makakuha tayo ng sa t of x, which is ito, tapos t sub y. Diretso na tayo. So, that is 400 cosine 67.38 equal to 153.85. Yun na yun, Newton. Unit natin. So, yung para sa ating T sub y, palitan lang natin siya ng sine.
that is 369. Pasulit ko muna, 400 sine 67.38, that is 369.22. So guys, madali lang yung part na to. So ganun din para sa P. Okay, sa P natin, kakaroon lang tayo ng P of X na lang muna, 300 cosine, oops, sorry, may mali pala ako. Bakit 67.38 yung gamit ko? Okay, so dapat pala 40, yan. Sorry guys, sorry. Yan. Ulit. My bad. Dapat 40. Okay, ulitin lang natin. Cosine 40. 306.42. Tapos, kung natin sine 157.12. Okay. Sorry. Cosine, ito naman, so para sa P of X, so kinorek ka lang no guys. Sa cosine, H is ang angle niya 30. So, P of Y, 300. Sine, 30. Guys, may mga sine pa tayo dito. Wait lang. Inuuna ko muna yung values para ma-explain ko sa inyo. Okay, so 300 cosine 30. 300 cosine 30. 259.87. 0.81 lang pala. Sorry. Then, meron tayong 300 sine 30. 150. Okay, so nakuha na natin yan. But the thing is, kung makikita ninyo, na yung components natin ng x and y is hindi naman lagi siyang positive. Bakit? So, just like dito sa ating force F, kung makikita ninyo, ang direction natin ng x is pakaliwa. So, yung x component dapat ng ating force F is negative. Okay? So, sir, dapat ba compute muna natin lahat bago nyo lagyan ng negative? Well, kahit na, depende sa inyo guys. Ang point ko lang dito at this time is gusto kong mapakita sa inyo yung direction. Okay, so kinumpute ko muna siya, then sasabihin ko sa inyo yung direction. So, ano pang example natin? So, tingnan natin yung force T. Tingnan nyo guys, yung direction of force T is left down. Okay, so yung X component niya, papunta dito, which is a negative X, tapos pababa yung Y niya, which is a negative Y. Okay, so dapat yung component natin ng T is both negative. So, that is negative 306.42 and negative 257.12 newton. Okay? So, meron din tayo para sa force P. Which is, kung makikita nyo naman, yung force P is andito. Yung force P X is positive, but yung Y natin is negative. Pababa siya. So, yung Y is magiging negative value na. Okay, so makukuha na natin yung answer dyan. Okay, so ayan na yun. Yan. Okay, so yan yung isang sample ng component method at this case. Pero guys, iba na yung gagamitin. Bakit natin siya itinuturo? Kasi guys, maya-maya gagamitin natin yung as component doon sa ating resultant. Okay? So, explain ko yung maya-maya. So, next. Meron pang isa. Sample pa. So, bilisan lang natin to since nakuha nyo naman na yung una. No? So, P, meron tayong 200 newton. Angle, 60 degrees. And meron tayo 448 newton, which is yung ating force F. Given na yung angle nya is 1 at saka 2. Then, same thing dito. Yung tayong 3 at saka 2. Which is force T equal to 722 newton. Okay? So, hiwalay ko lang.
yung pagkukumpute natin ng angle nung para sa force T at sa force F, okay? So, separate ko lang muna yung triangle mo. Unahin na natin yung force T. So, meron tayong triangle 3 at saka 2. So, that is, para mabilis na, arctangent opposite, ito yung theta na kukunin natin, opposite niya is 3 over 2. Yung makakuha na natin agad yan. Ito yun, yung theta. Same thing din dito. So, kung makikita ninyo, yung theta dyan is equal lang din sa theta dito. Alam natin yun, about pag-triangle, di ba? Ay, triangle, rectangle. Kapag meron kang diagonal line dyan, tapos may theta ka rito, equal lang din dun yun sa theta dito sa kabila. So, yun yung nangyari dito, this case. Pero, computing mo natin yung arctangent 3 over 2. That is 53.31. Tapos yung kabila, ganun din. But, magiging 1 half lang siya. So, ganun din dito guys, no? Arctangent. Ano yung opposite? Which is 1 over 2. Angle is equal to 26.57. Okay. So, meron ka ng angle na given. Take note natin yung mga angle na yan. So, meron tayong force P. Force P, makuha natin yung para sa X, which is 200 Newton times cosine 60. Yung compute na natin agad. 200 cosine 60. Guys, take note, dapat lagi kayong naka-degrees. Okay? Dahil kapag naka region kayo, iba yung lalabas na value. So, that is 100. Tapos yung P sub Y is equal to 200 sine 60. 173.21. Okay, so, take note lang natin. Kung makikita ninyo, yung force ng P is pag ganito. Okay? So, kung makikita nyo, yung force P, positive yung X, and positive din yung Y. So, that case, positive sila. Positive yung answer. So, makuha na rin natin para sa T, T sub X is equal to 722 cosine 53.31. Or that is 722 cosine 53.13, 433.20. Okay, so the thing is, kung makikita ninyo, yung x component natin ng t is nasa negative x. So, kaya ang value niya is negative dapat. Tapos, ganun din para sa t sub y, 722 sine 53.20. 31. So, ang value niya is 578.96. So, yung y component is positive, kaya positive yung sine niya. So, meron tayong force F. Force F, meron naman tayong 448 cosine ilan? 26.57. Ipit natin, 448 cosine 26.57. That is 400.69 Newton. So, para sa ating force F, yung X component, positive siya dahil nandito siya. So, pero yung negative niya, ay sorry, yung Y component niya is negative dahil nandito siya. Okay, so meron tayong 448 sine 26.57. 448 sine 26.57. 400.68. Same din. Ay, sorry. Mali pala ako.
sine pala, hindi pala cosine, yan, 200.39. Okay, so ito ay negative sine. Okay, so nakita nyo na yung component method natin. So yan yung sample component method natin. Makikita nyo kung paano na atin makukompute yung components ng bawat force natin. But this case kasi, concurrent na siya. So guys, yan din yung gagawin natin para dun sa ating mga example mamaya. Next. Okay, so ito na yung sinasabi natin, resultant of the concurrent forces. So nag-review lang muna tayo ng component method. So kung paano natin gagawin yung component method and kung paano natin i-apply yun when it comes to resultant of concurrent forces. Okay, so ano ba ibig sabihin natin kapag sinabi natin concurrent forces? Yun nga yung sabi natin, meron kang common point na dinadaanan ng ating forces. Okay? So, at this case, for example, meron tayong force na pangalanan natin sila bilang force F, P, at saka Q. So, ito si force F, ito si force P, ito si force Q. Okay? So, tingnan natin. So, kung meron kang force natin na yan, paano natin siya makukuha yung resultant? So, napag-usapan natin kung paano yung way natin ang pagkuha ng resultant via two-way. So, ano yung two-way na yun? Meron kang first parallelogram method and second is triangle. Okay, so hopefully natanda niya nung ano natin, no? Topic natin last time. So, kung meron tayong given forces na FP at saka Q, so, una, gamitan muna natin siya ng parallelogram method. So, bakit ko napili yung parallelogram method? Guys, kung makikita ninyo, sila ay connected or isa lang ng origin. Yung origin O. So, yung origin O na yan, yan yung pinaka-common point nila. Kaya sila naging concurrent forces. So, gagamitan ko ng triangle, ng parallelogram method para makapag-create tayo ng isang parallelogram. So, imaginary line lang yan. So, from origin nila, yung tail-to-tail connection, then yung kabilang connection ng ating parallelogram method, dun tayo mag-create ng diagonal line. Para yung diagonal line na yun is papangalanan natin as resultant 1. Okay? So, by this, makikita natin na kapag kinombine natin yung force F at saka force P, makakuha tayo ng resultant 1. Which is yun yun. Okay? So, by that, pwede natin eliminate yung force F at saka force P. As long as meron ko ng resultant 1. Okay? So, kung makikita ninyo, halimbawa, imagine natin, matatanggal yung force F at saka force P. Meron ka na lang force ng R1 or yung resultant 1 at saka Q. The question is, hindi na ba natin papakilaman yung Q? Kasi nakabuka ng parallelogram. The answer is no. Dapat may effect pa rin siya doon sa ating origin. Okay? So, halimbawa, nandyan yung Coke. Pinag-aagawan yung Coke. Okay? So, hindi pwede yung, ang i-analyze lang natin is yung para kay force F at saka force P. Okay? So, andun din si Q. Dapat lagi siyang kasama. So, paano natin gagawin yan? Same thing din. Gagawa rin tayo ng parallelogram method para ma-analyze natin yan. So, paano yan? Gagawa tayo ng imaginary line. So, kung makikita ninyo, yun, makakabuo ko ng rectangle or parallelogram. Then, mag-create ka from connection dito sa ating origin. Then, papunta dun sa kabilang connection nila para makapag-create ka ng isa pang resultant. Pangalanan natin itong resultant final. Okay? So, masabi na pala natin si R1 plus si Q is equal to resultant final. So, ganun lang yun. So, yun yung ganun lang yung paggamit natin ng parallelogram method. So, what if naman gumawa tayo ng triangle method? So, paano yun? Ito. Sorry. Naalala nyo si force F to. Ito si force P. Ito yun. Ito si force Q. So, eliminate ko na si force P. Then, lalagay ko siya dun sa taas.
Bakit? Para makapag-create tayo ng isang triangle. Okay? Yung triangle na yan, makapag-create ka, same pa rin. Ito si force F, ito si force P, ito si resultant 1. Then, eliminate ko si force Q. Then, lagay ko siya sa taas. Okay? So, makita ninyo, una, tail, head, tail, head. Same thing dito. Makapag-create ka na ng another na resultant, which is si resultant final. Ay kasi kinonect na natin si R1, which is yun na dito kanina, at saka si Q. Okay? So, same thing din ang ginagamit natin. Kung makikita ninyo, yun yung paano tayo kumukuha ng resultant. Gamit yung triangle or parallelogram method. Pero the thing is, medyo mahaba siya. Okay, so, well, okay siya, pero, syempre, meron din namang mga, halimbawa, pen and paper pa yung exam, hindi naman lahat ng drawing is talaga eksakto. Eksakto yung haba, eksakto yung dimension. Kaya, dapat nasa numerical tayo para support, may support tayo, may supportive na document. Paano natin i-solve yung isang problem? So, paano yun? So, what if, maglagay tayo na ganito? So, alam natin ito si force F, diba? Yan si force F. Then, si force F, pwede natin siya i-breakdown ito components. Naalala ninyo, kanina, diba? Nag-breakdown tayo ng components ng tatlong forces. Yung T at saka si Q ba yun? Basta yung tatlong force na meron tayo. So, what if meron tayong force F na to? Then, i-breakdown muna natin siya into component. So, paano yun? Ganito. So, una, magkakaroon ka ng force, component ng Y, ng ating force F. Ito si force F, ah. Component to Y, then meron ka rin component na X. Ayan yung haba nila. So, di ba, ang sabi nga natin, kapag meron kang isang vector, yung arrow, siya yung nag, para sa direction. Then, yung ating haba, yung haba is siya yung magnitude. So, makikita natin, at this time, so, ayan yung force F, mas mahaba yung Y component niya compare sa F component niya. So, at kita naman natin, no? Ibig sabihin, pwede natin ma-analyze na parang ganito siya. So, ito si force F. Ito si F sub X. Then, ito si F sub Y. Okay? So, ganun din sa iba pang force. Pero, the thing is, i-compute natin siya via graphical para may ma-point out lang ako. Okay, una, i-connect natin si force P. Si force P, merong height na P sub Y. Tama? Sinandito siya ng galing. Kinonect natin siya ito, kagaya dito. Then, ito yung pinakadulo niya. Kaya, ito yung Y component niya. Ayan, yung pataas. Pero, meron din siya o X component na papunta rito. Okay, ganito. Ito si X component. Okay, kung ganun pala, meron kang Y component, tsaka P component. Sorry, Y component and X component. Ibig sabihin, same thing din siya dun sa F kanina. Ginamintan din natin siya ng component method. Pero, paganto kasi yung position niya. Kaya, ito si E sub Y, then ito si E sub X. Ganun din para kay Q. Pero, medyo kakaiba lang si Q. Bakit? Kasi kung makikita ninyo, yung quadrant natin ng force F is nasa positive Y. Y positive, X positive. Sa P, Y positive, X positive. Pero dito, kay Q, kung makikita ninyo, ang positive lang sa kanya is yung X. Pero yung Y component niya is pababa. So, parang ganito siya. Ayan, pababa siya. So, positive yung X, pero yung Y niya is negative. Kaya, yung Y niya is paganito. Ganito siya sa taas, then pababa. Then, syempre, may X component din siya. Ayan, si Q sub X. So, lagyan ko lang ng ito si P, then ito si Q. Okay, so sabi natin, makakabaw tayo dyan ng isang resultant, which is ito. But the thing is, ano yung components ng resultant natin? Diba? Naisip nyo ba yun? Yung forces, kaya natin i-component method. Pero, yung resultant, pwede ba? Yes, pwede. Bakit? Ito. Kung makita ninyo, si F sub Y, pataas. So, nag-increase yung Y component. Tapos, si P sub Y, pataas din. So, ibig sabihin, nag-increase ulit. Pero, si Q sub Y is pababa. Kaya, ang nangyari is F sub Y plus P sub Y minus Q sub Y.
yun yung tinatawag nating summation sa y, or summations of forces along y. Diba? Kapag sinabi natin summation, ibig sabihin, i-add up lang natin. Pero at this case kasi, yung q, yung y component na q, ng q is negative. Kaya siya nag-minus. Same thing din dito yan sa ating x component. So, meron tayong summation of x, ng forces along x, which is f sub x plus p sub x plus q sub x. So, sir, bakit positive yung q dyan? Guys, kung makikita ninyo, no, ito yung drawing natin ng q. Asan yung drawing natin ng q? Wala. So, dito, drawing nga natin yung q. Ito pala. Wala yung sa q dyan. So, positive yung x niya. Kaya, nag-add yung q sub x. Pero yung y niya kasi is negative. Kaya, nag-minus yung q sub y at that point. So, makita natin na kung in-add up lang natin yan. So, ito palang space na to, yun yung summation of y. Then, and then, itong space na to, siya na yung summation of x. Okay? Kita nyo ba? So, separate lang natin yung ating resultant final. Ayan yung resultant final natin. So, kung meron ko palang resultant final, ganito. And then, ito yung para sa x component. Then, ito yung para sa ay component. So, sorry. Purahin muna natin, no? Lagyan natin ng counting space. See? So, ito si summation. Ito yung summation of y. Then, ito yung summation of x. Makita ninyo, makapag-create ka rin ng right triangle dyan. Pwede natin i-move yung component, yung summation of y dito sa kabila para makapag-create ka ng right triangle. Siyempre, kung meron kong right triangle, meron kong theta dito. Then, ito yung RF natin. By that, makakompute na natin, makikita natin kung right triangle siya. Guys, again, kapag right triangle ka, pwede mong gamitin yung ating Pythagorean theorem. So, hindi ko alam kung alam niyo yun, pero pwede yun. Okay. Kain ko lang to. Okay. So, ibig sabihin yan, kung pwede natin gamitin yung Pythagorean theorem, meron tayong c squared, yung c natin as hypotenuse, tapos ito yung dalawang leg natin, plus d squared. So, ito yung hypotenuse natin, then ito yung leg A, tapos ito si leg B. Kung ganun pala, pwede pala natin itong maayos ng konti. So, palitan natin yung hypotenuse natin as RF equal to the square root of, ano yung a natin, summation of y squared plus summation of x squared. Yan yung formula natin para sa resultant. Pero syempre, meron din tayong theta. Yung theta natin, meron kang opposite, meron kang adjacent. So, yun pa rin, arctangent, negative 1, ano yung opposite mo? Summation of y over ano yung adjacent summation of x. Ito na yung equation natin para sa ating resultant of forces. Okay, so guys, ang akin lang dito is break down natin kung paano mo makukuha yung yung resultant ng buo. Okay, example. Sorry, papala, tanggal ko. Okay, sample problem. Find the magnitude and direction of the resultant of the concurrent forces in the figure. Okay, so, una example. Meron tayong 200 newton, 300, 150, at saka 40. So, maganda dito given lahat ng angle, no? Except yung 400 at saka 50. So, malalaman nyo kung bakit. So, paano natin gagamitin yan? Guys, ang sabi natin, balikan ko lang, i-adapt lang daw pala natin yung lahat ng nasa y, or yung y component ng lahat ng forces. Ganon din dito sa x para makuha natin yung summation ng x at saka summation ng y. Tapos, gamitin natin tong dalawang formula na to para makuha natin yung RF at saka yung theta. Okay? So, okay. Una, unahin numero natin yung summation of x. Summation of x is equal to, wait lang po natin, may space pa pala. Meron tayong yung 200 x component
Kung makita ninyo, yung x component ng 200 is positive kasi papunta siya rito. Okay, so yung x component naman ng 100. So x component 100, pakpakanan siya. So kaya plus 100 component x. Tapos yung 50. Guys, kung makikita nyo yung 50, nasa y-axis lang siya. Kaya at this case, yung 50 is wala siyang x component. Okay? Unlike na itong 300, 200, tsaka 100. At an angle kasi sila. So, ibig sabihin, dalawang force yung pwedeng ma-breakdown sila. Unlike na itong 50, tsaka 400, nasa axis na sila. That means, itong 50 is 0 yung x component niya. So, kung x component yung nahanap natin at this equation, magkakaroon lang tayo ng plus 0. Kasi wala naman siya may bibigay. Okay? Next, meron tayong 400. So, saan galing, saan naman ito may ilalagay yung 400? Kung makikita ninyo, yung direction ng 400 newton is pakaliwa or yung x is negative. Tama? Ano yung value ng x? That is minus 400. Rekta na. Okay? Siya yung magnitude eh. Direction niya, ano direction niya? Negative. Negative x. Okay? So, meron ka ng magnitude din, direction. So, paano naman yung 300? So, yung 300, kung makikita ninyo, papakaliwa din yung kanyang x component. Kaya, magkakaroon ka ng minus 300 x component. Okay, so, meron ka ng equation. So, pwede mo nang sundan yan. Una yung 200, 200 x, ano yung x component niya? Meron tayong 200 cosine 30. Okay? So guys, again, take note lang natin to. Kung nasanay kayo na cosine yung ginagamit sa x component, dapat lagi siyang nandito sa case na to. Okay? So bakit? Before ako mag-proceed ah, meron kang triangle na makikreate kasi dyan. Ito yung y component, ito yung x component. Ito yung hypotenuse. Ito yung theta. Kapag adjacent, di ba ito, adjacent side to, di ba? So kung adjacent siya, so, ka, yung gagamitin mo, adjacent, ayun o, kaya cosine siya. Kaya dapat, yan ito yung setup mo. Kasi kapag yung other way around, or halimbawa, itong angle na ito yung kinukuha, tawagin natin siyang angle beta. Kung angle beta yung kinukuha, iba na yung adjacent side. Yung adjacent side ng angle beta is, eto. So, na-explain ko naman to doon sa una nating lecture. So, hopefully, nag-gets nyo. Kaya kung gusto mo nang laging cosine yung para sa x-axis, setup mo siya ng ganito. So, halimbawa, given dito yung angle 60. Diba kasi 90 degrees yan. Kung 60 degrees to. Kung ayaw mo gamitin yung 60 degrees, syempre, i-minus mo na lang yun sa 90. O kaya, 90 minus 60, 30 degrees. So, iset up mo siya ng ganito para dire-diretso yung pagkukumpute mo. Kasi doon ka naman na nasanay. So, again, wala namang kaso doon. But the thing is, mas okay kung mapapabilis mo pa siya. Hanggat maaari, ano natin, i-beat natin yung time. Okay, so, 100... yung component x naman ng 100. So, plus 100 cosine 45. Okay? Plus 0. So, kahit di lang natin ilagay yan. Tapos, 400. Yung 400 natin is diretso na. Minus 400. Minus, ano yung x component ng 300? So, meron tayong 300 cosine 60. Okay? So, makuha na natin kapag in-add up natin lahat yan. Calculate lang natin, oh. Meron tayong 200 cosine 30 plus 100 cosine 45 minus 400 minus 300 cosine 60. So, the total is negative 306.80084 Newton. Meron ka ng x component. Okay? So, same din ang gagawin natin para sa y component. Summation of y. So, guys, actually, kahit hindi mo nagawin to, ginagawa ka lang muna to sa simula para makita niyo yung solution. Pero, the thing is, pwede mo namang idiretso dito. Kung ano ka na, bihasa ka na. Pero, again, nagsisimula pa lang tayo, dito muna tayo. Binibigyan ko kayo ng step by step. Okay, so y component naman. Ano yung y component ng
200. So, okay, that is positive. Makita ninyo, pataas siya. So, yung y component naman ng 100 is pababa, kaya minus 100y. Yung y component ng 100. Okay, so, parang ano lang to, equation. Tapos, yung 50 din is pababa. Kung makita ninyo, wala siyang value ng x, pero meron siyang value ng y, which is negative 50. Correct na. Siya na yung magnitude. Okay, so, yung 400 naman, kung makita ninyo, meron siyang value ng x, pero wala siyang value ng y. Kaya, meron nga ng 0 dyan. So, plus 0 na lang. Tapos, meron kang para dun sa 300. So, yung y component ng 300 is pataas. Ay, so, pag ganun siya. Kaya, magkakaroon ka ng plus 300 sine, eh, sorry, 300y lang pala muna. Equation pa lang muna pala tayo. Okay, so doon na natin gagamitin. Okay. So, positive 200y. So, meron tayong 200 sine 30 minus yung 100y. Meron tayong minus 100 sine 45 minus 50 plus 300y. Ano yung component ng y? Meron tayong 300 sine 60. So, makuha natin dyan yung value ng summation of y. O, kayo lang natin, no? 200 sine 30 minus 100 sine 45 minus 50 plus 300 sine 60. So, meron tayong value na 239.097. Yung ito. Okay. So, kung makikita ninyo, meron ka ng values ng x at saka ng y. So, ano ibig sabihin yan? Malalaman mo na kung ano yung direction or kung nasa ang quadrant yung resultant mo. Bakit? Tingnan nyo. Yung x, yung summation of x is a negative sign. That means negative x. Then, yung summation ng y is a positive sign. So, dapat positive. So, to drawing natin yung direction niya, nandito siya sa left upper side, which is negative yung x, tapos yung y is a positive. Ito na yung RF mo. Ayan yung direction. Pero hindi po lang natin alam. Alam lang natin kung anong quadrant siya. Pero hindi natin alam kung ano yung magnitude niya. And also, yung exact direction niya. So, yun yung i-compute natin sa next. Okay, so, sulat muna natin. Summation of x. Meron tayo nakuha negative 306 point. Ano yun? 084. And meron itong summation of y, which is equal to 239. 0.97 yun doon. Okay, so, meron ka ng ganyan, pwede natin magawa ng triangle yan. Simpleng triangle lang. So, ito yung summation of x. Pakaliwa siya. Okay, so, summation of x. Tapos, pataas naman yung ating summation of y. Summation of y. So, ang triangle na makikreate natin, ito. Ito na yung RF natin. Then, ito yung theta natin. Okay, so, since right triangle, magagamit natin yung Pythagorean theorem, which is RF is equal to the square root of summation of x squared plus summation of y squared. Okay, lagyan natin yung values. Yung x is negative 306.084 squared plus 239.097 squared. So, makuha na natin yung magnitude ng ating resultant. Wait lang ha. Isa-isayin natin. 306.084 squared plus 239.097 squared. 388.4. So, meron ka ng magnitude ng ating resultant. Plus, makukuha na rin natin yung ating direction. So, paano yun? Gamitin lang natin yung arctangent. Ano yung tangent natin? Opposite. Opposite yung theta. Summation of y over summation of x. So, guys, dito medyo nakakalito lang. Bakit? Kasi,
pwede nating ilagay yung negative sign, pwede rin natin i-drawing na lang natin. So, para sa akin, para mas maging clear tayo, ipapadrawing ko na lang yung direction. Okay, then lalagyan na lang ng values yung answer. Pero, okay, so, subcompute muna natin, arctangent, negative 1. So, summation of y, 239.097 over summation of x, negative 306.084. So, yung, theta natin, 39.097 306.784 negative 38 degrees. So, ano yung ibig sabihin ng negative 38 degrees? Okay, pwede tayong mag-create ng simpleng ganito. Then, yan. Ito yung RF natin. Then, anong values, ang value ng RF natin? 388.4 newton, angle at 38 degrees. Ito na yung final answer mo. Okay. So, para hindi nalang malito, ganito yung pwede maging final answer. So, pwede rin ganyan. So, guys, kasi yung negative 38 is, ibig sabihin, nasa negative x-axis siya nang galing. Paangat. Okay, kasi yung positive 38 degrees is nandito. Okay? So, ganyan yung magiging final answer natin. Okay? So, next.